Kumusta kayong lahat? Maligla. Masayang pagdating sa Tolle Wall at masayang pagdating sa muli sa isang napakagandang summer pattern tutorial. Ipapakita ko sa inyo ang isang napakagandang hole pattern. Makikita nyo mas butas kaysa sa disenyo talaga dito. Tama talaga kayo Ay hinahabi sa paligid ng isang insertion point. Ang insertion point ay medyo mahaba ring chain stitch. Meron tayong kombinasyon ng 5 ball chains sa 2, chains na may double crochet sa gitna, at napakaayos talaga ng lahat. Magaan, sobrang dali i-crochet, isang napakagandang estilo, at ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano. Ginamit ko ulit ang 6mm hook ko para dito. At na ngayon, ipakikilala ko sa inyo ng mas mabuti ang wool. Sana ma-enjoy nyo ang guide. So mga mahal kong kaibigan, ipapakita ko sa inyo itong napaka-cute na pattern gamit ang max yarn dito. Ang yarn na may color gradient ay talagang maganda. Cotton o cotton nylon mix, meron tayong 68 dito. Cotton, 32% nylon, lahat ng ito ay puno, ipapakita ko sa inyo. So, meron tayo ditong maliit na coat sa labas. Dito na nga, ito ay talagang minsang sarado. Ang galing mong sumunod! Ngayon, guntingin natin ito, hatiin natin ng isang beses. Kita nyo, puno ng sinulid, kaya may manipis na panlabas na layer at pagkatapos may ganito na tayo. So, para sa filling. Meron tayo dito 82 metro o 80 hanggang 82 metro. Sa haba ay 50 hanggang 55 gramo. At para sa crochet hook na 4.5 milito o knitting needles na 6 metro. Pero ginagamit ko ulit ang 6 metro hook ko dito. Karaniwan lang at magmumungkahi ako ng isang multiple ng 6 na dagdag pa ng 2 bilang base. Okay, ito ay 18 tahi para sa akin, kaya 3 beses 6. Dagdag 3 pa 21. Isa, dalawa, tatlo, apat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dalawamput isang tahi dito sa haba. Makikita niyo dito ang mga kulay sinadala namin. Dumaos, mayroon tayong asul, may kaunting kahel, rosas at putish. Kaya nga gagawin ko ulit itong medyo madali para sa akin at diretsyong laktawan ang buong pangkat ng mga stitches. 8 piraso. 3 para sa taas at 5 naman para sa pagitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laktawan ang mga ito. Pagkatapos kumuha ako ng isang yarn over, pasok dito sa puting loop. Ito ang sham at mag-crochet ako ng isang DC dito. Tapos na ang unang arko ko dito, kumuha ng 2 lobo. Gawin mo! At laktawan ang 4 na tahi sa ilalim at ulitin ang proseso. Mga chopstick? 1, 2, 3, 4, 5 na chain stitch. Ito yung pinalampas ko rin dito. Kukunin ko ulit ang isang patpat. Hihilera ko ito sa susunod na tahe. Ayan, natatapos ko na ang pangalawang arko. Makikita nyo dito ang 2 pagitan sa tabi. Tapos 1, 2 na pagitan. Dito ulit 1, 2, 3, 4 palampasin at 2 chain stitches pa natitira sa dulo na itatay ko. Ganun. Diyan mo ipapasok ang double crochet. 1, 2, 3, 4, 5 na chain stitch para sa distansya. At sa huling stitch dito sa labas, magdodoble crochet ulit ako. So, nakagawa ko ng 3 sa mga arko na ito. Linagay ko lang sa mga binte. 3 base, kaya kinuha ko ang 3 ng 6 dito. Pwede kang magdagdag ng 6 palagi at makakakuha ka ng 1 sa 6 na iyon. Isang post pa ang idaragdag dito. Narsis haim ba? Saway? Dalabas po chpet, etis po chkat wush, 33. 33. Depende kung anong lapad ang gusto mo. Huwag mas mababa sa 3 ang gawing lapad, lalo na kung gusto mo talaga ng mas makitid. At tapos ipagpapatuloy ko sa taas. Nakahabi ako ng 3 para sa kapalit taas. Ng isang sinulid at pagkatapos ay 1, 2, 3, 4, 5 tusok na sinulid bilang arko at maghihilera ng patpat sa paligid ng arko na ito.
Kunin ang sobre, tusukin ito, at mag-ganchilyo gamit ang patpat. Pagkatapos ay dalawang chain stitch ulit. Dos mo at med para sa hangi chain. Malas na lang hilirak. Apagkita sa sisimulis sa sunsunod mong korpes ang baras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 32. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang chain stitch. At mag-ganchilyo ng isa pang tusok. Pagkatapos, dalawang chain stitches ulit. Palit-palit lang ako sa pagitan ng lima at dalawang chain stitches at naghahabi ako ng double crochet sa pagitan. Ay sa dalawa, tatlo, apat, lima ang susunod natin gagamitin. At tapos, dito ulit ang guhit sa labas. Kaya dito ako, tapos na ang pangalawang hilera. Mukhang sobrang chill, sobrang airy. Sasamahan ko kayo sa isa pang row. Nagsisimula ako lagi sa 8 air stitches, 3 plus 5, 2, 3, 4, 5. At pagkatapos, ilzay ang dalawang sinulit pa ikot sa arko. Tapos, 1, 2. And pagkatapos, dito ko inirsanag ang susunod na hilera. Hindi sana ito sa dalawahan, kundi dito sa limahan. At dito bubuksan ang susunod na post. Pagkatapos ay paggawa ng limang chain stitches sa pagitan. And sa parehong arc, mag-ansilyo ng isa pang post, dalawang chain stitch para sa pagitan at ulitin. Mabaras, 1, 2, 3, 4, 5, at isang pangala ang baras sa paligid ng kurba. Na, at pagkatapos dito ako, pati ang susunod na hilera ay tapos na. Kita nyo, sobrang bilis lahat. Medyo magaspang. O hindi masyadong maluluwag, kundi may napakahabang chain ng air stitches. Hindi naman talaga ganun kalalaki ang mga stitches. Depende, kung sinulid ang pagkakahabi, medyo mas malaki, pero mabilis lang itong gawin dito. Ang ganda sa likod. Hahabihin ko lang ng ilang mga hilera pa, tapos ipapakita ko sa inyo, wag syempre. Huwag mo ulitin. At narito na ako muli para sa update. Kita nyo, nakagawa ako ng 5 chain stitch, isusunod na ang kasunod na post. At pagkatapos, ay magpapatuloy muli sa 8 kadena. So, nandito lahat. Makikita nyo talaga sobrang ganda. Laging bumubuo ang mga Vs na ito sa isa't isa. Tatawagin ko silang mga V. Karaniwang V sila. Pero may mga sobrang laking limang arko. Tupay siya ng mga 6 to 5 pagkarawas ng magkabilang dulo ang mga mas maliit na pares ng mga kadena na palaging lumilikha ng maliliit na puwang dito. Kita nyo naman, talagang napakahangin, napakalaki, napakagandang istruktura. At sana nagustuhan ninyo ang gabay. Hanggang sa susunod pa. Sana ay nagustuhan at nag-enjoy kayo. Kung oo, mag-thumbs up, mag-subscribe, huwag kalimutang i-activate ang bell at magkita-kita tayo sa susunod sa Tall Roll. Hanggang sa muli, paalam!